ito ang buong katotohanan, mga kaibigan. Na ang mga church natin ngayon, mga kaibigan, ay nako-convert na sa mga bar. Nagiging nightclubs ang mga iglesia ngayon, na ito ay mapapansin natin na infiltrated na ng kampun ni Satanas. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang mga tao ngayon sa buong mundo ay mapapansin natin na hindi na nagiging maganda ang impluensya nito, lalong higit na ang church ay dapat maimpluensya ang mundo. Kaya lang ang nangyayari, ang mundo ngayon ang nag-iimpluensya sa ating mga churches, na ito ay dinistort, mga kaibigan, ng isang communist ideology. Ang konsepto ng walang relihiyon at complete reliance, mga kaibigan, sa ating gobyerno ay ito ang mindset na inilalagay ni Satanas sa mga tao. At ito ang nangyayari, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon. Ang immoralidad ay pumapasok sa ating mga iglesia. Nito-nito lamang, ang woke movement ng LGBT community ay gusto nalang influensya at bahiran ng kasalanan ang mga churches ngayon. Kaya naman nakapasok ang napakaraming mga movement sa loob ng iglesia. Nakapansin-pansin na ito ay hindi lamang isang issue sa ating lipunan, kundi ito ay isang malaking issue sa spiritual life ng bawat komunidad, dahil ang mga churches, mga kaibigan, ay infiltrated na ng mga turo ng mundo. At hindi ito isang nakakagulat, mga kaibigan, na pangyayari, sapagkat alam naman natin na ang ating mundo ay nagiging mas malala habang tayo ay paparating sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang ang sobrang nakakabahala, mga kaibigan, ay nagiging bar na at nightclubs ang mga churches, lalong higit sa United States of America, na tinabaga binababoy nila ang kanilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Katulad na lamang ng isang Anglican church na ito na dinowing ang pari na hinahalikan ang isang madre, na ito ay isang logo ng sangay na Anglican church na ngayon ay Sacred Heart Church. Ito ay matatagpuan sa Michelin, Belgium, habang ang isang church sa Dublin sa Ireland ay naging bar na, na ito naman ang church ng St. Mary's Church, habang sa Hungary ay naging nightclub na talaga ang church nila dito. At of course, mga kaibigan, sa United States of America, napakarami ang mga churches na sobrang nakipag-merge na sa mundo. Katulad na lamang sa Denver, Colorado, ang former Episcopal Church ay na-convert na sa isang nightclub na tinatawag nila ngayon Church Nightclub. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, ito ang nangyayari ngayon sa buong mundo, na hindi may pagkakaila na tayo ay malapit na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, na ito ang tinatawag sa libro ng Mateo ng katulad ng panahon ni Noe, ay ito rin ang mangyayari sa ating kapanahonan bago darating ang ating Panginoong Diyos. At kung ating titingnan din, ang New York City ay nagkaroon ng Pride Mass na ang lahat ng mga bading ay nandito bago nagkaroon ng Gay Pride Parade. At sila ay nagtatag ng isang gay monument sa downtown New York City at nung nakaraang linggo lang. At gayon din, isang church din sa lugar ng Massachusetts ang na-vandalize ng mga pro-LGBT community. Isang graffiti na naging dumi sa isang church at nilagyan pa nila ito ng mga pride flags. Historically, ang Presbyterian Church ay hindi nila sinusuportahan ang LGBT community dahil sa pagiging konserbatibo nito. Kaya lang ngayon, mga kaibigan, sa San Francisco, ang isang Presbyterian Church ay nagkaroon ng Bible Study Hour ng isang drag queen na nagpa-perform sa harap ng mga bata. Isa itong nakakabahala, mga kaibigan, na pangyayari ngayon sa ating mundo. Romans 1 verse 25. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Mga kaibigan, kung ating mapapansin, ang mga tao ngayon ay sobrang suwail sa ating Panginoong Diyos. Kakaroon sila ng nakakayang mga kalibugan. Ang mga kababaihan ay natural na lang sa kanila ang sexual relationships na sobrang ipinapahayag nila sa madla, na sila ay very proud pa sa kanilang mga ginagawa
na kalapastanganan sa ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi na may pagkakaila, mga kaibigan, na ito ay isang prediksyon 2,000 years ago na binabanggit sa 1 Timothy 4 verse 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Mga kaibigan, ito ang nangyayari ngayon sa mundo. Nais kasi ni Satanas na sakupin ang lahat ng iglesia sa buong mundo. Ngunit mayroon pa rin mga iilan na tatayo sa kanilang pananampalataya. Ang tanong ay, isa ka ba sa kanila? Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong pag-aalaga sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng proteksyon laban sa impluensya ng mundo. Ngunit ang aming mundo ngayon, Panginoon, ay sobra ng masama na kanilang sinasakop ang mga iglesia sa buong mundo. Ngunit huwag niyo pong hayaan na kami po ay mapabilang dito. Bigyan kami ng katuruan at ng kaliwanagan ng inyo pong banal na salita upang kami, Panginoon, ay sumunod hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa inyo pong kagustuhan. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming sabutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.